Magmotor ka man, mama. Magmotor ka. Try namin bumili ng Honda CBR 150 na walang pera. Yan yung i-describe ko pa. Ref yun. Try hands. Like yan talaga yung red. Ganyan talaga yan? So, nandito tayo sa may Honda. Yan yan. Ang taas naman yan. Taas gani. Kaya gani. Sabi ko siya, madali lang yung CBR. Kaya ito, clutch ko ito. Ano yan? Winner? So, titingin kami ng CBR 150. Ito? Mahal man yan, grabe naman yan. Eh, mura lang oh. Ganda oh. 150 din siya. Ayun ba din pala oh. Ito yung nakita mo. Oo. Ganda rin siya. Iyan na lang bibilin ko. Sa akin. Excuse mama daw. Mas mura pa siya dito sa CBR. Actually, yung tirani din mo. Impresyonada ni Lance. Ang ganda ng CBR. Ha? Ano mo? Tapkin ko. Avidjan na ito? Oo. Magmotor ka man, mama. Magmotor ka. Bagay kayo, papa. Ito, isa niya pa. Ano niya? Ay, kaya? Kasha yan? Sa door? Kasha yan? Abot ka to? Abot mo, subukan mo. Mataas yung isa. Hindi na lang po na ako tayo-listan mo. Ako sa sir. Bagay sa'yo, Bong. Bagay sa'yo. Ano? Tanong mo sila. Tanong mo. Ganda ng pormahan ito. Problema lang lagay yung ano lang lagay. Yung gold na mugs. Ganda. Laki ng ano dito. Geng. May ano lang oh. Din. Ano tag niya? Ito maganda. Mas mura pa ito. Tapos na. O yung itong 50? Ba't mas mura itong CBX?
adventure bike kasi yan sa sport yan. Oo. Medyo wala na ang form. Tapos pag-alis, nagdagawin na naman. Ayos ba? Pagtapos na, di ba? Before kami natapos, ang lowered siya, no? Dami nag-apply sa ito. Lowered ang datingan. So, Chotra. Ang ganda. Thank you, boss. So, yung requirements is ano, one government issued na ID. Ano pa? Latest na payslip. Saka certificate of employment. Walang problema 'yun sa ganun. Kulang lang tayo nung certificate of employment, pero pwede kong ipa ano kaagad 'yon kay Rosaline. 'Di ba? Nag-i-modify. Ganda. Pangit. So yung 39,600 na down payment, magma-monthly ka ng kano yun? Saan na yun? 15 months. Ikaw ba? 10,016 ang 12 months? 16K pala. Ay. O, 10. Yung 24 months? 9,751. Tapos yung ano, 36 months is 7,000. 7,664. At least, mag, ano, pwede pa natin siyang, pag mga next month tayo bibili, pwede pa tayo makapag-down ng malaki-laki. O, 100,000, o, ganun, mas mag, maano lang, mas mababa yung monthly, no? Diba? Pero maganda siya. Medyo mabigat lang ng konti. Kumpara sa Kawasaki HD3 na gamit ko nung 30 years ago. Kamasada. Bainti ka buhok na lumpia. Huwag na initin. Hihipan din eh. Bili tayo ng lumpiang Shanghai dito sa may ano. Sidewalk lang. Gutom. Bayad kasi kami ng sumisis ng kuryente kaya ang haba daw ng pila. So, dito muna tayo. Bili muna tayo ng lumpiang Shanghai. May mga kikiam din doon. Saka mga fish balls. Tapos, daanan natin yung bagong bahay ni Manny Pacquiao dito sa may Jensen. Yung pinakabago niya. Bumili ka pa pala ng milk tea. Yan, milk tea, kape yan. Kape? Tamis? Okay, caramel tea. Saan na yung akin? Ito yung suka mo. Ayun, mangyak na yun. Bahay na lang yan. Lumpiang gulay? Sarap ang talumpi. Sarap na. Tasang lumpia?
Ano yun sa'yo? Good, good. Yup. Ang dami naman suka yan. Para ito na lang rin gawing lalagayan. Para hindi na mag sulupin, sulupin. Ito ang sabaw ang may. Diretso kami sa bahay ni Manny Pacquiao. Hindi ko pa alam kung saan dito banda. First time ko pumunta dito sa dumaan dito sa kalsada na to. Ha? Atoy ko, first time magdaan dito? First time ko dumaan dito. Pero ang alam ko, malawak yung area ng bahay ni Manny. Ito yata, simula yata sa pader na yan. Oh. Ayun, oh, kita mo yan, bahay na yan. Yan yun. Hindi, ito pala. Ito pala ang bahay ni Manny, itong bakod na to. Ito, yan. Yan, ito yung kanya. Yan yung bahay ni Manny. Bagong bahay ni Manny Pacquiao. Lahat to, hanggang doon to sa kabila. Grabe no? Dito sa corner na to. Lawak. Ayun, hanggang dito. Diyan may gate pa dito. Ito siguro main gate. Main gate. Diba? Ito, dami na ka-park dito. Mga ano siguro to? Tauhan ni Manny. Lawak din ah, no? Yan. Okay.